1000cc inline four. So para sa akin talaga pinakamadaling gamitin sa lahat is naked bike. Z1000R. So yung mga accessories na ito, fully loaded din ito guys. Merong kasamang steering damper para iwas wobble. Atom Night Reaper 2, frame sliders, front axle sliders, CNC engine guard, Brembo brake calipers, and naka-Ohlins rear suspension na fully adjustable. Pati yung front KYB fully adjustable. Orion dual exit na cut-delete exhaust. Yung auto pala na ito, pakita natin. 5,500 auto lang. Napakalakas. Inline 4. 1,000cc inline 4. Ito na yung first ride natin sa Z1000R. Ito yung R version, yung latest. This is the 2023. And dun po sa mga nakakaalala dun sa dati kong vlog, nagkaroon tayo ng Z1000, yung first version, sa 2015. So ngayon, 2023 na to. And magkakaroon tayo ng konting comparison. Sa power, syempre same naman, same engine, wala naman na bago. Taguan sa naked. Kailangan na pang malala eh. Ano? Bangga akong bangga sa hangin eh. Mas nangwapot ka na ng 80. Ramdam mo na yung hangin. So riding position niya, hindi siya sobrang upright. Not unless kung sobrang haba ng galamay mo. Kung 6-footer ka, mahaba yung wingspan mo. Upright ka dito, pero kung sa mga cute size kagaya ko, kaya mag-wheelie nito dahil sobrang lakas ng makina. Power kasi ito. Malakas ang torque. Dahil lang pas 1000cc to guys, pangalan niya Z1000R, pero yung displacement niya 1043cc. Kaya pag pinagawa mo siya, talagang brutal acceleration. Sarap. So para sa akin talaga pinakamadaling gamitin sa lahat is naked bike. All around talaga naked bike. Kaya lang tayo nag e-sport bike kasi habang kaya pa, di ba? Kasi someday kapag di na natin kaya mag-sports, tsaka na tayo mag-naked bike. So habang kaya pa, sport bike lang tayo muna. And syempre, sobrang pogi kasi ng sport bike. Pero kung practical kang rider at gusto mo talagang hindi ka napapagod at the same time nag-enjoy ka, naked bike kasi pang traffic, pang race track, pang long ride, all around na talaga, pang daily, pang service. Lalo ito naka-steering damper kaya talagang ano siya, stable, mga high speed. Woo! Sarap! And ayun, napansin ko sa kanya, nag-improve yung handling niya dahil suspension nito, fully adjustable na yung harapan na KYB, tapos yung rear niya, fully adjustable na Ohlins. Kaya talagang malaki yung improve sa handling tsaka sa ride comfort. Kasi yung unang Z1000 matagtag guys, sobrang tagas ng siya kaya maglaro. Ito malaking improvement na ng Ohlins suspension. Hindi ko lang alam kung naririnig nyo pa ako, ang ingay kasi naka Orion dual exit muffler to, hot delete.
Sobrang ganda. Feeling ko wala pa tong Euro emission, Euro 5 kasi based pa rin to sa dating Z1000R. Banking banking. Woo! Grabe yung laman-laman ko. Para matatanggal yung mga laman ko sa katawa. Solid. Sarap guys. Bakbakan to. Napakasarap gamitin. Yun nga lang talaga. Kapag nasanay ka sa may quick shifter, misa nahanap-hanapin mo yung quick shifter. Pero yun nga, kung masanay ka sa clutchless shifting, hindi ka naman mahihirapan. Thank you. Grabe yung adrenaline natin doon. So ito na yung maganda sa naked kapag traffic. Hindi hamak na mas madali siyang isingit compared sa mga sports dahil yung pirata, yung liko niya malaki. Almost like sa mga scooters. In underbones, hindi ka kaya ng sport dahil nga nakababa yung manibela. Tatama ka sa tank eh, kaya limited lang yung liko mo. Maipit kasi yung kamay mo sa fuel tank. Unlike sa mga naked, matataas yung handle, so mas maganda yung liko, mas malalaki yung liko mo. Ito yun, sobrang laki ng improvement talaga nitong Z1000R. Dahil sa pagkakaroon ng all-ins, and kung tatanungin nyo ako kung sulit ba yung price increase from the previous Z1, yes, sulit talaga. Mas pag kinumpit mo, magkano yung upgrade, fully adjustable front and rear suspension, tapos all-in spine likod, magkano nakabuti nun? Ayun nga lang, the disadvantage nito, instrument panel niya sobrang liit, para kang naka underbone, di ba yung RPM niya liit, hindi masyado nakikita, sobrang baba ng setting, yuyuko ka para makita mo yun. Instrument panel niya, mas malaki pa nga yata yung display ng Winner X, and mas may color pa yung Winner X. Ito talagang monochrome LCD lang siya. Medyo updated na sa panahon ngayon na nauuso na yung mga TFT display na full color, tapos wala siyang quick shifter. Kung talagang sport naked enthusiast ka, mararamdaman mo yung kanyang value at yung sarap niya gamitin. Pero syempre nanghihingi na to ng update since 2014, di na nila binago. It's 2024, 10 years na pala siya sa market. Knowing Kawasaki, alaga sa update ang kanyang mga models eh, mga big bike models niya. So natayin natin. Doon naman sa hindi pa nakatesting ng Z1000R, yung weight niya very manageable, di siya ganun kabigat kasi naka aluminum frame. Ang mabigat lang is yung Versys 1000 and yung Ninja 1000, yun yung mabibigat. Pero ito, magaan lang guys. Lubak na rito. Testing ka sa lubak. Aba, maganda, planted. Hindi na siya matagtag guys. Gusto ko rin yung bigay nung kanyang torque. Very linear, hindi ka tatakutin kagaya ng MT-10 tsaka ng MT-09. Wala yata itong riding modes. Ayan, kaya lagi siya naka full power. Kaya pag maulan, medyo ingat-ingat lang. Tsaka wala rin siya traction control pa pala. Yun yung sana malagay na nila sa next generation Z1000R. Yung brakes niya maganda talaga dahil naka Brembo. Although yung kanyang brake master hindi pa Brembo. So yun, hindi tayo nakakapag straight body dito. Medyo mababa yung handlebar niya. So mataas lang ng konti sa sport bike, kaya siya sport naked. Pero mga ano ka, mga 5'7 and below, napapa lean forward ka ng konti. Ayun o, kita nyo, naka-upright ako, di abot. Upright yan, pang adventure bike na positioning. Pero napakaganda nung ganitong position kapag banking-banking tsaka aggressive riding. Yung isang maganda rito sa bike na to guys, kaya good siya for beginner kahit 1000cc siya. Kasi yung seat height niya, hindi siya ganun kataas comparing sa mga ibang sport naked, lalo sa mga 1000cc na big bike. Isa sa pinaka-low seat height to. Kung i-compare mo sa GSX-S1000, parang same silang dalawa, na mababa lang yung seat height.
usual sa mga Kawasaki, napakaganda ng tunog eh. Screamer talaga siya. So malapit na tayo. Actually, first time ko mapupunta rito sa Pedro Hill branch ni Boss Batosay. Kasi balita ko, sasabihin ako magaling gumawa ng seat cover, mag-modify, mag-custom ng seat. Kaya subukan natin. So to real world test using the Z1000 in Metro Manila in traffic. So yung init niya, manageable. Hindi siya sobrang init, pero ang problema kasi yung instrument panel niya sobrang late. Wala ka na makikita. Hindi nakalagay yung temperature. Kulang na kasi yung size. Tignan natin kung makikita ko yung temperature dito. So trip meter lang makikita mo. Voltmeter, range. Ayun, temperature 104. May clock din pala siya. So lahat na dun lang sa odometer. Yung seat niya medyo may katigasan, no? So yung safety feature niya, ang meron lang ABS. May advisable talaga, mag-aral ka ng riding school. So di ko alam kung makakapasok yung ano natin eh. Try natin ah, makapasok. O siya ba? Huwag mo nang ituloy. O di ba? Kaya, pasok. Dito na nga. So dito tayo guys, Pedro Hill branch, Boss Batosay. Ito yung gamit natin, Z1000R. May kalmot. So ito na guys yung loob ng shop. Dami nang nagdikit ng sticker oh. Yung pagawaan na sa loob. So okay na guys, nakabit na yung seat cover natin oh. Ayos na, sobrang ganda. Napakalupit, pulido. Dito lang yan sa Boss Batosay, sa Pedro Hill branch, since 2015. Let's go. Datay Skyway. Para walang traffic. The value for money. Parang siya na yung pinakamurang 1000cc na naked bike na mabibili mo ngayon, na inline 4, made in Japan. Siya na yung pinakamura at less than 720. Wala pa NLEX. Thank you kaya. First time ko dadaan dito. Galing Manila, Espanya oh. Yun. Grabe guys, wala pa ng Euro restriction yung nakagandahan dito. Naratayin niya yung old technology nung walang restriction, kaya lakas oh. Very responsive. Yun yung advantage nito. Raw power, pure power talaga. Kaya inuulis kuya, ano yung nangyari? Nuli, pinahito. Why? Pure power talaga? Grabe talaga to. Kahit anong gear ka, bibigyan ka talaga ng power na ito. Yung katawan ko sumusuko dun sa hangin, lakas. Nakatulong din yung steering damper, sobrang stable nung manibela niya.
mas stable ng handling dahil sa steering damper. Kasi mga ganitong naked bike, sa lakas ng power, sagaan, may tendency na kada accelerate mo, gumagaan yung harapan, lumilift, maangat yung harapan, napupunta yung weight distribution sa likod, kaya posible mag-wobble talaga yung steering mo. Sa mga bumps. Ito mga skyway natin, no? Mga bagong expressway natin. Sobrang bilis lang ng biyahe. Kailangan lang meron kang load. Ganda ng handling, ganda ng ride, ganda na performance. Talagang sobrang makakainlab ang mga Japanese sport naked na to. Brutal power, full power talaga siya kagad eh. Although on paper 140 horsepower lang siya, mas mababa ng konti kay GSX-S1000 na 150 horsepower, pero nasa rider na talaga yung 10 horsepower niya, nasa rider na yun. Pero mas malakas yung torque and acceleration nito. Sa low RPM, maramdam mo na agad yung torque niya. Sa lahat ng RPM, nandun yung power niya. 5,000 pala, meron na. Ulan.